OSK, so ayan, syempre, OSK pa rin tayo. Yan, at tumutumal na naman tayo mag-vlog. Medyo nasasarapan sa pahinga. Okay, so ayun, nandito na naman ako ngayon sa kung saan matatagpuan yung mga murang sasakyan. Yan, dito pa rin sa Isarog, syempre, Mayon Dapitan. Okay, mag-update na naman tayo dito ng mga available. Yan, sa mga naghahantay ng mga cheapest in the market na unit. Ayan, pero syempre, ayan, bago tayo magsimula rito, ayan, baka pwedeng pa like tsaka pa subscribe naman dyan, syempre, para happy ka, happy ako, yan. Everybody happy, yan. Syempre, ako pa rin, ang nag-iisang ka-spaghetti nyo, si Sir Bugs, ang pinakagwapong bugaw ng mga repossessed cars, okay? At ayun, sana may mapili kayo dito. Okay, sana may mapili kayo dito. At ayun, kasi medyo masikip dito, kaya kailangan magpa-schedule kayo sa akin kung kailan kayo pupunta para ma-ready yung sasakyan. Kasi apat yung warehouse namin dito, kalat-kalat, kaya kapag bilaan kayo nang nagpunta tapos pupuntahan natin sa warehouse yung unit, ang hirap magtanggal ng sasakyan, lalo kapag nasasulok. Lalong mahirap kapag wala tayong driver, okay? Kaya schedule natin tulad nito. Kaya na-schedule na may titingin ngayon, yan, ready sa harapan. Okay, Ford Fiesta. Okay, pero yun ha, sana may mapili kayo dito, tawagin nyo ako, yan ang aking contact number. Siyempre, at para sa ibang sasakyan na hinahanap nyo, kung wala man dito, mag-follow at mag-like din kayo sa aking Facebook page. Ayan, yung gwapong nakatalikod. Ayan, nakatalikod. Mas gwapo tayo pag nakatalikod eh. Kaya nakatalikod yung profile picture natin. Okay? So, start na tayo, siyempre, para makapili na kayo agad. Okay, let's go! Okay, so yan. And we are starting all over again. And shoutout kay AJ Cars. Ayan o. So, meron din tayong minutes dito na new look. Ayan, pero mamaya na tayo dyan kasi maglilipat sila ng sasakyan at mag-test drive na itong isa. Kaya siguro dito na muna tayo sa labas mag-sisimula. Siyempre, para hindi tayo maka-istorbo dito. Okay, so ayan, meron din tayong ano, Fiesta. Pero dito na muna tayo sa 2019. Ayan, 2019 Honda CTE. Ayan, ditong tricycle, itong kutay puti eh. So ayan, ito, napakasariwa din tong unit na to. Pero ayan, as usual, isa lang susi. So ito, 2019 Honda CTE 1.5 automatic, kulay puti eh. Yan, mababa lang rin yung mileage na ito at nakalimutan ko yung sakto. Ayan, ang presyo na ito ay 638,638. So, pakita ko lang yung loob na ito para makita natin yung saktong mileage. Okay, so ayan, na-distort natin. Ay, buksan pala natin. So, ayan, guwapo. Taba ko na lang na nakatawang ko. So, ito yung loob ng, ano, may wagon loob ng Honda CTE. As A1, ayan. Naka-leather seat cover. Okay, pero napakalinis din ang loob na ito. Then meron siyang plastic dito. Not sure kung ganyan ba talaga yung mga Honda City na may plastic dyan. Okay, then ang saktong mileage nito ay check natin kung ilan. Makikita ba yan sa ganito? Ayun, ang mileage niya ay 28,000 only. Ah, napakababa. Ayan, with LCD monitor. Ayan, napakalinis na dashboard. Pero ito, kakarting pa to. At hindi pa siya fully linis. Ayan, lilinisin pa siya ng gusto kapag syempre, kukunin nyo na kasi hindi pa to na-bapping eh. Okay, so ayan, main nyo na to syempre. 20,000 ng reservation for cash and 10,000 ng reservation. Ah, mali. 10,000 reservation for cash and 20,000 reservation for financing. Ayan. So ikutin ko lang para sa mga nagkaka-interest ng unit nito. Kasi nung last time nag-vlog ako lang isang ganito sa neighborhood ni friends of mine, pero ang bilis na kuha. Kaya ngayon may dumating ulit tayo na Honda City na kulay puti. Ayan, nakatuton mags. And medyo hindi lang pa ganun kalinis at may mga minor scratches kasi ngayon talaga second hand eh. Pero mababawasan naman yung kapag nabapping na yan. Ayan, medyo hindi pa ganun kalinis kasi. Okay, and for financing, 30% ang down payment natin. Pero kung gusto nyong mas mababa, baka kaya natin mapa-approve sa 20%. Pero tataas ng konti yung magiging monthly nyo. Ayan, pagpunta nyo na lang dito para tawagan nyo pag kailan kayo pupunta para ma-test drive nyo. Okay, so 2019 Honda CTE 1.5. Ayan, automatic, kulay puti, 28k mileage, 638,000. Ito, bagay na bagay ito sa mga malulungkot na tao kasi pag kinuha mo to, siguradong sasaya ka na. Kasi meron ka ng, ano, magkakaroon ka ng lap. Baduy. Ayan ang mga jokes, syempre. Okay, so next tayo dito sa ano, Avanza Veloz. Ayan, ito, bihira lang din magkaroon na ito. Yan, kulay red, Avanza Veloz 2018. Ha? Teka, gigilid lang muna ako. Okay, so ayan. At meron din tayong ano rito sa mga naghahanap ng ano, FB type na mura. Ayan, meron tayong Photon. Ayan, mura lang. Alam ko lang, mga 300 something lang yan eh. Yup, 300 something. English na naman. So ito, 2018.
Toyota Avanza Veloz 1.5 automatic, kulay red. Yan, kulay pula. Okay, at ang mileage nito ay nasa 32,000 yata yung mileage nito eh. Check natin yung loob, pero mamaya ikutin natin yung kanyang characteristics sa panglabas na kaanyuan. So ito ang kanyang mahiwagang loob. Ayan. Medyo amoy strawberry. Ayan ang pabako niya eh. So 32k mileage and with LCD monitor, with dismating at hindi ganun kalinis na loob kasi kakarating lang nito. Ayan, lilinisin pa naman yan. Yan ang presyo nito ay 718,000, 718, and super negotiable upon viewing. Yan, pagpunta nyo rito, makakausap nyo naman si manager para sa tawad nyo. Bahala na kayo mag-usap, okay? So ikutin ko na lang syempre para sa mga nagka-interest ng unit nito. Yan, meron na siyang full garnish set, kaso isa lang yung susi, and nakatuton mags. Ayan, yung gulong niya, pwede pa naman, sakto pa yan. Medyo makapal pa konti. Okay, so ito yung kanyang likuran. Kamay nyo na to, may sensor na rin, kaso walang back camera. Yan, may dalawang sensor. Kulay red, 32k mileage, mind nyo na. Okay, 2018 Toyota Avanza Veloz 1.5 automatic, kulay pula, 32k mileage. Kaya lang kanyang price ay 718,000, 718. And para sa quotation, comment na lang kayo. Then, dapat nakasubscribe muna bago tanong, bago inquire. At siyempre, unang yung sasabihin, guwapo mo sa airbags, okay? So, next tayo dun sa loob na kasi natanggal na nila yung iti-test drive nila dun sa loob eh. Okay, so ayan, dito naman tayo sa loob at nag-test drive sila ng unit kanina. So, nagtanggal sila rito. Puti ngayon, mayroon driver. Okay? Itong ganda na ito. Ito, 1,000 mileage lang yan. Yan, mamaya na tayo dyan kasi ito yung unang-una sa listahan ko, itong Tucson. Yan, ito kaso nga lang, di ko lang maiikot at mapapakita yung loob dahil nasa sulok. Ayan, oh. Yan, ayan. Fast Break 2016 Hyundai Tucson 2.0 GL. Guwapo lang. Yan, gas, manual transmission, silver ang kanyang kulay, 57k mileage. Ang kanyang price ay 520,000. 520. Ayan, 520. Pero sa mga unit dito, syempre, hindi kasama ang transfer of ownership. Ganun din ang registro, kung pasuna, babayaran niyo 'yon. At yung insurance, hindi rin kasama. Yan, unit price lang yun, 520. Pagpunta nyo rito, tawagan nyo ako at para ma-schedule dito at maayos yung sasakyan, matanggal dito sa sulok. At makakausap nyo naman si manager, syempre. Okay? Fast Break 2016, Hyundai Tucson 2.0 GL, gas engine, manual transmissions, kulay silver, 57k mileage, 520,000, 520. Yan, hindi ko siya masasabing negotiable upon viewing. Pagpunta nyo na lang dito, kayo na bahala ni manager mag-usap. Okay? Hindi kasi ako makapag-decide ng final price dito. Okay, so next tayo sa iba. Okay, so ayan, sunod na tayo dito, 2022 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX. Yan, automatic gray. 1,000 lang mileage nito, 1,000 may get. Yan, only. Yan, swerte makakakuha na ito, may only sa dulo. 1K mileage only. At 655,000 only. Yan, pamayin mo na to. Ha? Oh, pagdala mo only, pwede mo lang ipareserve to. Sigurado yan kasi 1K mileage only. Tsaka 655,000 only. So ito, kahit ganyan ang sasakyan niya, isa lang susi. Wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga sa buhay natin. May pagkakataong kailangan nating mag-isa sa buhay. So ito yung loob niya. Ang saktong mileage niya ay... Sino ba to? 1,459.9. Yan o. 1,459.9. Okay? So ito, napakalinis ng loob na ito. Pero partida, hindi pa yan nalinis. Kasi kakarting pa lang na ito. Kaya ganyan. Mukhang hindi masyadong nagamit. Parang hindi naupuan yung seat cover na ito. Kakalagay lang o. Okay, pero marumi lang siya. Pero good as brand ito. Pag ito binili nyo, sigurado yan. Okay, meron lang siyang konting-konting issue dito na konting-konting minimal, na konting-konting gas-gas lang ito. Ayan o, maliit lang naman. Lagay nyo na lang sticker yan. Okay, 10,000 para sa review na to, para siguradong hindi naibigay sa iba. Ayan, bira pa lang yung ganitong repose sa market eh. Kaya, ayan, nahulog yung sasay. Ah, kaya kunin nyo na to. Ayan, nakaibang-iba na rin yung mags na ito. Ayan o, diba? Ayan, napakakapal ng gulong o, halatang di pa nagamit masyado. So ayan, may nyo na. 2022 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX automatic gray, 1,459.9
9 ang kanyang mileage. Only, ayan, 655,000. 655, okay? So, ulitin ko, hindi kasama yung transfer sa unit price. That's only unit price, okay? So, next tayo sa iba. Okay, at eto, kung ang budget mo ay 395,000 para sa automatic, eto na ang hinahanap mo, ayan, 2019 Chevrolet Sail 1.5 liter LT, ang kanyang variant, automatic transmission, kulay itim. Okay, 30,000 mileage only. Yan, meron ding only to. Okay, 395,000 only. Yan, meron siyang ano dyan, cruise. Okay, yan, pangontra sa mga masasamang loob. Kaya pagdadaan ka sa mga, may mga multo, ito yung gamitin mo. So, ayan, nakabags at napaka, hindi lang siya ganun kalinis, pero yung gulong okay pa, makapal. So, pakita natin yung loob, syempre, para sa mga nagkaka-interest na ito. So, ayan, ang kanyang may wagang loob. Okay, medyo madumi. Yan, mind nyo na to. Pero siyempre, mas maganda, test drive nyo muna bago reserve. Kasi sa mga unit na mga magugustuhan nyo dito, at kapag pinareserve nyo, then kayo ay nag-back out o nag-cancel, mapoporfeit ang inyong pinag-reserve. Sayang naman. Okay? Kaya maganda yung sigurado. Kaya test drive muna bago reserve. And, nakalimutan ko yung loob na itong Mirage. Ha? Hindi ko pala masyadong naaninag kanina. So, ito pala yung loob ng Mirage. Balik tayo. Maraming pindutan sa steering wheel. Merong LCD monitor na may sticker pang nakalagay. Ayan. So, baka di ko nasyadong naninag yung loob kanina. Okay, so, balik tayo ulit dito sa Chevrolet Sail. Ayan. 2019. Fast brake, 2019 Chevrolet Sail 1.5 LT. Automatic transmission, kulay itim. 30,000 mileage, 395,000 only. Ayan, may muna to. Okay, so next tayo sa iba. Marami rin tayong iba na dumating dito kasi nasa kabilang warehouse. At sa mga nagalap ng H100, meron din. Kaso, andun ka, samahan na lang kayo doon or mas maganda magpa-schedule kayo para sigurado. Tingin kayo sa aking Facebook page para sa mga van at mga FB type na inaanap nyo din sa ibang mga sasakyan. Okay, so next tayo sa iba. And ayun, syempre. Nakawa na ako sa ganitong salita. Kaya minsan kapag nagiinuman, ganito na magsalita rin. Okay, so ayun. Para siyempre sa mga requirements for financing, ayan, ilista nyo na para maganda, i-prepare nyo na para kung sakaling decided na kayo sa unit, pag in-apply nyo para madali na kayo ma-approve, okay? Ayan, ang mga kailangan for financing ay dalawang ID. Ayan, dalawang ID, okay? Then kailangan nyo ng proof of billing, Ferrari ko bill o bill ng tubig nyo sa inyong bahay kung saan kayo nakatira. Then, kailangan nyo ng COE at 3 months payslip kung ikaw ay nagtatrabaho. At kailangan mo rin ng bank statement, syempre. Okay? Then, 3 months latest bank statement. At kung ikaw naman ay may negosyo, kailangan mo ng business permit. Okay? Then, kung kayo naman ay OFW, ayan, OFW, kailangan nyo ng kapatid, asawa, or anak na nandito sa Pilipinas para mag-apply kung gusto nyo kumuha ng unit for financing. Sila mag-aasikaso para sa inyo. Sila ang mag-requirements, okay? Pero dapat yung inyong remittance ay sa kanila nakapangalan kung kanino nyo ipapaasikaso, okay? Then, sila yung pipirma sa kontrata. Okay, maliwanag. Then, sa mga edad naman, kapag kayo ay 64, hindi na pwede. Okay, hanggang 60 lang kasi hanggang 4 years lang pwede mag-apply sa financing. So, pinakamatagal na hulugan 4 years. So, 60 lang ang pwede hanggang 64. Kung 62 ka na, 2 years mo na lang pwede hulugan yung sasakyan. Okay, so, balik na tayo sa mga ibang unit. And next na tayo dito. Ayan, fast brake 2017. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Sport Hatchback Automatic. Kulay puti, 64,000 mileage, 375,000, 375. Okay, meron siyang ano yun, no? Body kit sa harap, ano? Ayan, may nyo na ito, kulay puti. Tapos makinis din ng unit na ito. Napakasariwa din yung gulo niya. Ayun, nakamags at meron lang mga dents sa kanyang mags. Pero syempre, that's a second hand. So, it's natural. So, ito yung kanyang mahiwagang loob. Ayan, nakamagandang, ayun, ganda lang na ito. Deep dish matting na ito, ah. Yan, then meron siyang premium leather seat cover. Ayan, at ito yung kanyang loob. Yan, maraming pindutan. Merong CD, radio, AUX phone, menu, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay? So, ayan. Then, ito naman yung kanyang upuan sa likod. Yan, medyo wala lang battery yung aking mahiwagang flashlight, kaya medyo madilim. So, ayan, meron siyang ilaw dito sa may tapa, no? Ayan, mind nyo na to. Okay, pagpunta nyo dito, syempre, just call me para
Yan, ma-ready natin yung unit dito kasi by schedule talaga yung punta rito. At meron siyang sticker ng premium. Ilang beses ko naman na napaliwanag kung para saan yung premium na yan. At EcoBoost S single. So, ayan. O, man yun na to. 2017. Okay, ulitin ko dito tayo sa harapan para mas makita yung kanyang form, ha. Yan, 2017. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Sport Hatchback Automatic Transmission kulay puti. 64K mileage, 375,000. 375. Ito si estimate ko kung inyong ipapinansin to mga nasa 8,000 lang mahigit yung monthly na ito. Mga 8,900 or 8,700, something like that. Okay, so next tayo sa iba. Okay, then kung hanap mo naman ay diesel, itong para sa'yo, para huwag ka nang malungkot. Ayan, itigil mo lang kakatingin ng picture ng ex mo, wala ka nang magagawa, hiwalay na kayo. So ito na lang ang kunin mo. Ayan, sigurado matutuwa ka sa pagdadrive nito dahil napakabilis nito. Ayan, fast brake 2017 Hyundai Accent 1.6 CRDI diesel sedan automatic kulay silver 75k mileage. Ayan, 415,000, 415. And isasara ko lang mo saglit yung kanyang hood para mas makita niyo ang kanyang characteristics of the universe, okay? So, ayan, at naibaba ko na ang kanyang hood ng maiwagang 2017 Hyundai Accent Diesel 1.6 automatic. Ayan, medyo malikabok lang. Then yun, naka-hubcap lang siya. Then bilan nyo nila ng mags yan. Poging-pogi na to. At meron na rin siyang pakpak. Okay, sa sobrang bilis na ito, lilipad ka na niya kasi 1.6 diesel. So, ayan, naka-leather seat na rin. Kaso, medyo madilim. I-ano ko lang, describe ko na lang sa inyo kahit na hindi nyo masyadong maninag. Wala, naka-radio lang yung kanyang harapan kasi dashboard, naka-radio lang kasi stuck talaga sa ano yan, sa mga accent. Then, ganun din, ganito rin yung sa akin eh. Yan, mind nyo na yan. Nilagyan ko lang sticker yung sa akin dito kaso pangit yung pagkalagay, sayang yung pera. So, yan. Okay, mind nyo na to. Pagpunta nyo rito, hanapin nyo lang ako, Sir Bugs, para kung sakali, samahan ko na lang kayo sa warehouse kung sakaling wala ito rito. Ayan, meron na rin back camera. Ay, back camera, siguro meron tong dashcam dati. Ay, wala na. Kinuha na ng unang may-ari, oh. Yan, may back camera, eh. Okay, so, ayan. Ganun din, 30% ang down payment for financing. Hindi ka pa kasama sa 30% yung chattel mortgage, insurance, at saka transfer. Then, yung registro, kasama rin yung sa babayaran nyo pag financing. Okay, so, ayan. Fast brake 2017 Hyundai Accent 1.6 CRDI diesel sedan automatic transmission kulay silver ang kanyang kulay. Ayan, 75k mileage, 415,000, 415. Okay, huwag ka nang malungkot at manap ka na lang ng iba. Tigilan mo na yung pagkatingin sa picture ng ex mo. Okay, so next tayo sa iba.